familiar pa kayo sa ganitong eksena. Liligawan si girl, pakikiligin niya ng sobra si girl, at araw-araw niyang tatagta rin ng matatamis na text messages si girl. At pag na-fall na itong si girl, eh bigla namang mawawala si guy. Anyari? Yan, Mars, ang tinatawag na The Great Disappearing Act. Pero walang halong magic tricks yan, ha? Ano nga ba mga dahilan kung bakit may mga lalaking bigla-bigla na lang nang iiwan sa ere? Polo? Bakit nga ba, Polo? Ano ba? Parang yung tanong mo sa akin, parang ano eh. Galit eh, no? Galit eh! Ano ba nangyayari? Na scared siya! Hindi, yeah. siguro may nakita yung guy na... Flop, fail. Medyo, baka na-turn off sa ugali. Di ba? Parang so, nag-disappearing act ka na ba? Parang wala pa, parang hindi pa. Pero marami akong kilalang ganun. Yun nga, nangyayari. Ano yung common turn off sa kanila? Iba-iba eh. Iba-iba talaga. Mm. Example? Siguro, minsan, pag kunyari, nagdo-date na sila, di ba? Mm. Tapos, nahawakan niya yung kamay, eh, magaspang pala yung kamay. Yung mga ganun pwedeng, lang? Pwedeng turn off parang, pala sa kanya yung... Off sa lalaki. Meron diba? Parang may ganun eh. May ganun eh. Minsan naman, pag kunyari... pag ganun tuloy ako sa palad ko. Okay naman. Talaga pag nagdo-date sila, ay, okay. Ano, parang wala sila masyadong chemistry. Things in common. Okay. So, parang mga ganun. Which you can only probably figure out after you've gone out yes, a few times. Yes, kasi hindi mo naman siya malalaman pag hindi mo pa siya nakakausap. Yes. Tsaka lalo na pag first date ninyo, pareho naman kayong best foot forward, yes, di ba? Yes, yeah. Ikaw naman, Tekla. Okay. Ako, kasi... Parang hindi ako sure kung tatanungin kita, pero sige. Siyempre, lalaki talaga ako deep in my heart. Kasi so, may asawa ka. Oh, may asawa ako. So, sa akin, pag turn off, hindi ko siya iiwan sa ere or parang in a nice way, graceful exit, parang ganon. So, kumbaga explain mo or na better off as friends. Parang ganon? Yeah. Kasi napakasakit yung bigla na lang wala. So, hindi niya alam kung anong gagawin niya, parang ganon. Kung bakit? Oo, so, takang-taka siya? So, parang nai-stuck kasi hindi, siya. Hindi, ito, paano mo sasabihin na kunwari, sorry, hindi na kita ite-text masyado kasi ang gaspang pala ng kamay mo. Diba? Parang hindi, ang hit. Pwede naman yung advice. Yeah, advice. Siguro sabihin nyo na parang, siguro mas okay na let's be friends na lang. Oo. Friends muna. Or sabihin mo, you know what, I've gotten ready to have to be in a relationship. Yes. Or siguro sabihin mo, parang you know what, I've gotten to know you and you seem to be a very nice person and I think I'd want you to be my friend. Yeah. Pa-arte mo na lang yun, syempre, diba? Pwede. Pero I think that's the nicest way you can actually say yes. It. True. Oh, pero kung direkta i-prankahin mo, pwede mo siya, okay, ganito, maganyan ka, ganyan, para maging beautiful ka. O kaya mga common yeme, yung bad breath. Wow, ang hirap nun. May halitosis. Yes. Correct. Ang hirap nun na. Sobrang ganda nice lang, mo, sabi, ang sexy mo. Sabihin mo na lang pag may ganun. Suntok, para kang sinusuntok pag nag-uusap kayo, mahirap. Meron akong nakadate before. In a nice way pa rin. In a nice way. Sabihin mo lang ha. Okay siya, pero meron siyang BO. Oh my God. And then what happened? Nakaka-turn off. Siyempre, mata-turn off ka, di ba? Oo. Kahit naman sino. Yeah. So, after nun... Hindi kaya nakaka-BO siya kasi kinikilig siya pag nakikita ka niya. Oo, pinapatawin siya. It's a natural reaction of the body. Totoo yan! Hindi ko alam. Pero mas okay na magkaya siya kiligin. Itago na lang yung isa sa sarili niya. Kapalan niya! Di ba hindi kinakaya, Mars, ng BO? Di ba? Totoo yun. So, ginagawa ko that time, good thing, busy rin ako sa taping. So, sinasabi ko sa kanya na wala akong time. So you're actually weren't exactly lying kasi totoo namang yes. Wala kang time pero you would have made time for her yes. If ever okay lahat.